So magandang araw ka muli. Sa video na ito, may pag-uusapan na naman tayo. Isa pong malaking trade rumor involving pa rin Magnolia Hatchets. Pero very interesting itong rumor nito kasi kumbaga labanan ng mga naglalabas po ng mga trade rumor po ang nangyari. At pag-uusapan din natin itong naganap po na finals dito sa Governor's Cup, Kamola. Congratulations to Barangay Ginebra for winning po the championship. Sila po ulit ang hari. And obviously, and as usual, tinalo po nila ulit ang Meralco Bolts. So may hindi pa po nakasubscribe ka, wala pa ipindutan po yung subscription button. So, let's talk first about the finals. Again, congrats po sa mga fans po ng Ginebra. So, for me, it's very surprising talaga that they are the ones again to manage po na may panalo po yung championship. Kasi yun nga, simula po nila ng conference na to, medyo pangit talaga. Pero yun nga, di ba, talaga parang napansin natin parang may slowdown na sa laruan ni Justin Brownlee. Pero yun, as the tournament moves forward, yun, unti-unti nag-marinate yung team na ito. Gumaling sila ng gumaling until yun, nakuha nila yung pick nila at the finals. Although, for me, nakalimutan ko na ganito rin naman actually yung galawan ng mga teams dati po ni Coach Tim Cone, lalo na sa Governor's Cup. Pero ang pinagkaiba lang kasi parang mas matamlay sila during this tournament, kaya mas nanaig sa akin na talagang nag-slowdown na si Justin Brownlee and yung team. Pero yun pala, parang ganun pa rin kasi lang siguro yung story. Or siguro ganito na rin talaga yung strategy ni Coach Tim Cone. There is something to it na eh, medyo paulit-ulit na kasi. I think may sadya, hindi naman sasadyang sadya, pero he's doing something at the beginning wherein, yun, siguro para mapalakas siguro or may timing na maayos yung pag-pick ng focus ng effort ng mga players niya. Kaya usually pag start ng tournament, yun, medyo pangit, ganun po. So napapansin na natin yan. And kudos of course to Coach Tim Cone. He again did a very good job against Meralco Bolts against Coach Norman Black. Parang talaga ano eh, medyo master na niya kung paano laruin eh yung mga taktika ni Coach Norman Black. Hindi nga siya ninervyos eh nung itong game 6, ano? Nung consistent yung pagdo-double team na dito kay Brownlee. Wala siyang masyadong naging adjustment actually, other than simply giving more minutes sa mga guys po na may 3-point shooting. Yun lang. So, kumbaga, alam na niya yung galawan po ni Coach Norman Black. And unfortunately for Coach Norman Black, wala din tayo talagang masyadong nakita na ginawang kakaiba in the way po they play po Barangay Ginebra. Nating really modern tactics po na ginawa nila. And looking at the numbers, of course, Ginebra won this series by winning po the last 3 games. Kasi nga po, lumamang po yung Meralco Bolts, if you remember, ng 2-1. And I look at the numbers, so one number stood out kaya nagawa po ng Ginebra ito is suddenly actually they became consistent or became above average 3-point shooter for that 3 game stretch. For the 3 game stretch kabola, they ended up shooting or connecting on 2 or more 3-point shot. Total nila 32 long bombs po yung connectan nila. And the lowest efficiency nila, which is game 6, is at 37% lang. So napakaganda ng naging shooting nila. And we can say na yan yung talaga yung pinaka-biggest din talaga na naging improvement po ng Barangay Ginebra in this last few season or in this tournament. Kabawalan niya yung 3-point shooting. Although malaking factor din talaga yung pagdating din ni Justin Brownlee. Kasi he's a very, very good shooter. And of course, napansin din natin sa mga numero na all these 3 games din, consistent pa rin na mas madami na kukuha pong free throws ang Barangay Ginebra. Siguro, they are just more physical and mas attentive din po sila sa pagpunta po sa basket. Although expected mo na kasi yan kasi meron pa rin silang Stan Hardinger, which is a post scorer. While sa Meralco kasi wala naman na silang talagang post scorer doon kasi hindi naman din nila binibigyan masyado ng minuto po itong si Reynel Hurugnatan, di ba? Si Almasan kasi yung laruan nito eh, mapapansin mo eh, jump shooting na talaga eh. Parang stretch 5 na yung laruan niya eh. Si Adish naman, hindi naman siya pumaposte eh. More of cleaning the glass, then score, di ba? And cuts, yun po siya usually yung ginagawa niya. So, with that, napansin nga natin na mas maraming free throws talaga. Consistent po nakukuha po ng Barangay Ginebra. And then of course, lastly, na napansin po natin, kaya naipanalo po nila itong last 3 games po na ito kabola, yung kanila pong assist numbers. Doon makikita kasi
All throughout these last 3 games po, yung difference na kasi is malaki. Which indicates talaga na yung chemistry po ng Hinebra is way way better than Miralco. Mas maganda yung galaw ng bola. And of course, that has a big factor. Lalo na sa mga playoff series po na ganito yung dikitan. Pero just remember, this is actually a close series. If you remember Game 5, diba? Muntik na kahabol ulit doon yung Miralco Bolts. And for me, this is deserving sana of a Game 7. Unfortunately, hindi tayo umabot doon. Pero nevertheless, respect pa rin po sa Miralco Bolts. Now what happened to them, di natin alam. Especially po to Coach Norman Black. Kasi siya nga po yung nasa hot seat na malamang ngayon. Napakadaming fans talaga ang garit na talaga eh. Kasi of course, 4 na beses po nilang kinalaro itong Barangay Nebra, lahat talo. So talaga masakit din yung kalooban po ng mga fans. And it's usual na ang kanila pong titirahin is yung coach. And for this, mahirap nang i-defend din ni Coach Norman eh. 4 na beses pa rin kasi yan. Even though, actually, logical naman na matalo siya for 4 times because malaki po yung difference pa rin ng talent ng dalawang team, especially in this tournament or in this one, kasi yung Derry Hamza kasi dati ikatumbas talaga ng Brownlee para sa akin talent wise, pero itong Bishop hindi eh. Hindi siya tumutumbas, way subpar yung performance niya. Pag si Brownlee kasi parang kung makita mo siyang maglaro, matatakot ka. Pag nag-start na siyang kumenekta, parang ganun. Si Bishop hindi eh. Parang wala akong nararamdaman excitement kahit nakashoot na siya, etc. I mean, parang hindi siya yung klase ng import po that can really take over a game. Hindi tulad nung Brownlee, hindi tulad nung Durham. They can do that. And they've done that in the past. Siguro iba yung magiging resulta nito pag si Durham yung import. Nevertheless, wala natin magagawa. Tapos na po. So, congrats pa rin sa Barangay Nebra. Let's see again, Philippine Cup next. June na daw po siya. So, malapit-lapit na din. Let us hope for the best na hindi po ito antalayan ulit ng COVID-19. I'm actually excited to see. Kasi very exciting ang upcoming tournament natin. Of course, babalik ang TNT. They will try to defend their crown and try nilang i-prove that they have the best team pa rin sa Philippine Cup after this good finish po by Barangay Hinebra. Now, speaking of rumor, the rumor natin is about this one. Yung kay Polly po. So, ang story lang naman po nito is simple lang. So, may nag-post kasi dito sa FB po na ito daw po si Polly i-matatrade to Terra Firma, yun isang nasbanggit po doon. And then they also trying daw to ask for Robert Bolick and etc. Now ito po yung refute po nung PBA on the go, isa po sa source pa po ng mga trade rumors or someone has been successful or maganda yung hit rate niya po sa mga trade rumors, na-refute niya po. And what should we believe then? Is Bolly in the trade block? If I think about it, there's a good logic to put him in the trade block. Kasi nga po yung mga numero niya din ngayon, unsatisfying pa rin up to this point. Especially if we look at the efficiency. Of course, we expect naman na hindi talaga elite efficient ito si Polly. Pero for an efficient scorers kasi, malaki pa rin or yung negative effect po nila rin sa playoffs. Kaya for me, add mo din kasi yung injury issues ni Polly. Pwede na pag-isipan po na i-trade na siya. Especially it mabango pa rin naman yung pangalan niya, so they can get a real big name po for him. Diba, like, what if they can trade for someone is also a scorer pero mas efficient, and who can be better in terms of availability kasi hindi siya kasing injury prone ni Polly. I think that will be a big improvement para sa akin. Ako baka ba sa palagi mo, dapat na ba i-trade na Magdolia si Polly? Comment lang po sa baba.